Ngayon guys, may gagawin tayo na Lancer 4G15 ang makina nito. Ang problema nito guys, nagbabawas ng langis at mausok daw yung tambutso nito. So ngayon guys, check upin muna natin itong makina nito para malaman natin kung bakit nagbabawas ng langis. Unahin muna natin ito yung takip ng makina. Dito natin malalaman kung blue buy yung makina nito. So sa nakikita po natin guys, wala naman siyang blue buy o usok na lumalabas dito. Kaya hanapin natin kung bakit mausok at nagbabawas ng langis at wala naman tagas yung makina niya. Titingnan natin ngayon ang pinakatambutso niya kung mausok na batlaga ang nalabas nito. So ito nga guys, mausok na yung tambutso nito. At nakikita ko rito, nagbabasa ng langis yung pinaka-exhaust niya na nalabasan ng usok. Sa palagay ko nito guys, ang problema nito, kanyang valve seal. Ito guys, para makatipid yung may-ari nito, bali hindi ko na ibaba itong cylinder head at valve seal lang papalitan ko nito. Bago natin maalis yung valve seal, tatanggalin muna natin itong rocker arm nito, exhaust at saka intake. Pero i-timing muna natin, kailangan yung piston number 4 saka piston number 1, kailangan nakataas siya. Natanggal na po natin ang valve seal nito. Ito po siya. Sa number 1 na piston at number 4 na piston, sa pinaka-barbula niya, ang una nating tinanggal dahil hindi pwede pagsabay-sabay natin yung pagtatanggal ng valve seal nito. So ito po ang ikakapit natin na bago, original po ito, para mas matibay at tumagal. Makikita po natin dito sa dalawa, yung luma, malaki na yung butas. So ang bago, maliit pa. Sa paglalagay ng valve seal, kailangan natin na ingatan para hindi magasgas yung pinaka-rubber ng valve seal. Ang gagawin natin, bago natin ipasok, lalagyan natin ng langis yung valve seal.
So ganito lang po kadali kung magpapalit tayo ng valve seal nito. Ito guys, naikabit na natin yung valve seal. So ito, mayroon akong gagamitin na hose na ilalagay natin dito sa lagayan ng spark plug. Ito guys, gagamitan ko nito. At ang dumadaan dito guys na hangin galing sa compressor. So ito ang ginagawa ko para pag maglalagay ako ng pinakalak sa spring ng engine valve, hindi bababa yung pinaka engine valve para mailagay yung pinakalak nito sa engine valve. So ito guys, kailangan ingatan natin to kung magkakabit na nito, dahil pag magkakataon baka malaglag yung engine valve nito sa ilalim ng piston, baka hindi na natin makuha. Kaya ang ginagawa ko dito, lalagyan ko lang ng hangin itong sa loob ng piston para yung engine valve itataas niya para mabilis maglagay ng lock. So ganito lang guys paglalagay ng lock nito, mabilis lang. Pintarahan ko pa, hindi ko lang nito. Ay, no? Ay, Lopez. Tama ka na pero. Tapos na po natin ikinabit yung valve seal sa number 1 na piston at number 4 na piston. So ito guys, ang gagawin natin, isusunod natin yung 2-in-3 na engine valve na sa number 2 na piston at number 3 na piston. So sa ang piston guys, sa number 2 saka number 3, kailangan nakataas siya. Kailangan lagi nakataas yung piston pag nagtatanggal tayo ng spring ng engine valve. Dahil ito guys, pag
pag nakababa yung piston, maaari na yung engine valve malalaglag sa ilalim ng piston. Kaya hindi natin makukuha, kaya mapipilitan tayo na may baba itong cylinder head pag nalaglagan tayo ng engine valve. Ito guys, tatapos na natin pagkakabit ng valve seal. Ayun, mamaya malalaman natin kung uusok pa ang tambutso nito. Dahil ito guys, umanda na siya. Titingnan natin yung pinakatambutso kung uusok pa rin ba. Okay, lakasan mo. So, ngayon guys, wala na siyang usok. Wala tayo nakikita ang usok. Okay.